Kung sa pagtulong ng usapan ko yan ulit sa kalam, wala na akong masasabi sa taon na yan. Yo mga kanuli, eto, no? At meron ulit tayong vlog uli, no? Ganun pa rin mga kanuli, same t-shirt, no? At eto ay magbablog tayo doon na sa loob ng bahay nila, Karinderia Girl. At si Melvin, dito muna siya, ayan. So alright, at inaayos yung upuan, tumatakbo pa, nakapaa, ayan, no? Alright, tumatakbo pa sila, alright, ayan. Ay, shout out po. Tara na. Dito. Ayan. Ayan, pasok tayo sa bahay nila, ano, nila Karinderia Girl. So, dito na tayo sa loob, no? Kumusta po ang tindahan nyo? Kumusta ang pagtitinda, ang grocery, ang ulam, in short, lahat ng paninda nyo, kumusta ang takbo? Sa ngayon po, kasi medyo tumatagal na. Medyo maganda-ganda na nung una po, wala talihina talaga. Yung mga itong isang buwan na to, medyo maganda. Pero yung ulam po talagang as in, mulat-mula mabili. Kaya po, awa naman ang Diyos, lalo pumunta kayo, lalong duwami. Sa misan po may dumaan dyan, bumili ng ano. Nakakotse po siya. Opo, bumili siya ka sa kanya. Sabi niya, hi Karinderia Girl! Kilala ka po ate. Opo, kilala ka siguro. Kamusta daw po? Shout out kay Kuya, yung minto dito sa tindahan nila. Alam, salamat sa panonood. At, Karinderia Girl, kumusta naman ang pagtitinda nyo dito sa tindahan mo? Yung mga items, mga ganun. Kumusta? Ano lang po, tama lang. Minsan mahina, minsan malakas, minsan mahina. Talaga. Yan. Ayun mga kanuli, no, kinukumusta natin ang kanilang paninda. Gaya nito, ikutin natin. Yan. Kape, gatas, ayan, biskuit, itlog, kopya, mga candy, at meron silang mga dilata. Meron din mga ayan, alak, bagya, sundrox, at iba pa mga chichiria, may mga dilata, ayan. Ayan. Mga Lakimi. Lakimi, ayun. Konting soft drinks. Konting soft drinks, may uling, ayan, may bigas sang sako. Ayan. Ang kalahati lang. Kalahati. Ayan, so, paano nyo pinapaikot yung, yan, yung pamimili, yung mga stocks? Ano po, hiwa-hiwalay po kasi benta niyan. Yung benta ng grocery, benta ng sigarilyo, benta ng ulam. Sa grocery, yung ulam. Tapos pagdating po ng gabi, sinisipray ko kung anong kulang, siya rin lang yung pinamimili ko. Tapos mas lamang dun sa ulam kasi minsan malaki, nag-iiba yung presyo ng ano. Kaya minsan malaki, walang gaanong tubo. Ang importante po sa akin yung pagkain namin araw-araw. Mm-mm. Kasi po, napakalaking bagay yung gastusin sa araw-araw. Yung pagkain, malaki talaga, napakalaki ng tulong sa pag nagtitinda ka po. Kaya isang araw nang ganyan magtinda, siyempre bibili kami ng ulam namin para kami napipila, para ako napipilayan na walang pumasok, lumabas lang. Mahuhugot yung savings. Opo, lumabas lang. Ayan, ikaw Mary Rose, sinusundan mo ba yung ginagawa ni mama mo? Sinusundan mo ba yung ginagawa ni mama mo kung saan itatabi yung para sa gasol, para sa kuryente, opo, para alam sa bahay? Nandun po lahat yan. Ikaw din ang, doon mo rin nilalagay yung mga... Opo, alam niya po, alam ko po. Kasi iniiwan ko siya minsan. Gigising po kami ng maga, hinaya po muna siya matulog. Pagdating po ng lalabas ng ulam, kaya... pag wala ang papa niya, kami lang dalawa, ginigising ko na siya. Dito na siya sa tindahan, nag-aayos na lang po ng paninda. Ayan. Kasi gumigising po ako ng 2:30, alas 3, alas na po ako. Anak kong nagtatricycle po ang ano ko, ang kasama ko, service. Para di na ako magbabayad sa, ano, sa tricycle. Tricycle din, malaki din. Kabawasan din kung pinagasolinahan ko na lang siya. Ayan. Paano Mary Rose kung meron sa inyong bumibili tapos wala kayo nung gusto nila ng toyo or ibang mga halimbawa wala kayo ng items na yon, ano ang nararamdaman mo na wala kang maibibigay sa viewers, no, ay sa
sa din sa bibili. Bibili. Ano nararamdaman mo? Halimbawa, mabili man halimbawa, Mary Rose, pabili nga po ng mantika, tapos sasabihin mo, ah, wala po, naubos, ganun-ganun. So, wala kang maibibigay sa customer. So, bilang ikaw ang titinda, anong nararamdaman mo? Makalungkot. Ito yun. Sasabihin ko kay mama na, ma, may naghanap ng ganito. Bibili naman ni mama. Hmm. The other next day na. Kasi, inaano nyo yung punan. Opo. Ayan, si ate. Pa-explain natin ka. Kagaya po nito. Dati wala po yan kasi nung doon po kami sa Langka, ang paninda po namin, ano lang, yung pangmasa ba ang tawag doon, yung sa mga maliliit, isang shampoo, isang ganun, yung mga mumurahin lang po. Dito nung nalipat kami, mga may kaya sila, halos maiyak ako kasi naghahanap sila ng maling, wala akong pambili ng maling kasi mahal yun ang puhunan, malaki puhunan po noon. Yung mga beer brand yun, wala ako yan, yan lang bago ngayon. Yung tinubo ko po yan ng Pasko. Ang galing. Opo, yung tinubo ko po ng Pasko, dinagdag ko yan. Ang aking, nung lumipat po kami, ganyan lang. Mga laki ni. Ayan, mga bago lahat yan. Pati ito, hindi ko kaya yan. Yung mga cheese-wheels, ang malaki puhunan po yan. Yan lang mga gatas. Tapos, yan, pati yung mga debote na yan, wala po yan. Ganun lang kami doon sa ano. Pero mabili po yan doon. Ang laki ng pinag-iba dito ng ano, ganun po pala pag nalilipat ka, iba yung... Kaya, kailangan ng mga tao, iba ang pangangailangan. Opo, ang ginawa ko, inisa-isa ko, kung ano yung hinahanap nila, pinapakinggan ko, iniipon ko, para makabili ako ng ganyan. Mga tomato sauce na po yan, wala ako niyan. O pag umano ko ng ulam, pag may tira ako, bibila ako, papadagdag akong dalawa. Silalagay ko dyan, ganun ang ginagawa ko po. So, ayan mga kanuli, so... Yan lang ang nadagdag mula nung Pasko. Yan lang talaga ang mga paninda namin. Nakakatouch, oo. Nakakatouch mga kanuli kasi alam niyo po ba kung bakit? Yung kinita niya nung Pasko ay itinabi niya. Ayan ang mga nadagdag daw sa kanyang opo, paninda. Ito, yan. Wala po ako niyan. Mga palaman na yan. Yan, dibote na yan. Ganyan lang, puro sachet. Kasi isang pinanggalingan namin yun ang mga mabilit. Maliit lang po talaga ang puhunan ko. Ibig sabihin, masinop talaga po kayo. Opo, ano? Nasa 15,000 lang ang ano ko noon. Nabili ko po lahat dyan. Yung naging puhunan ko dyan. Sa ulam naman, nag-start ako sa 1,000, 1,500. 2,000 ngayon, minsan 2,500. Sa ulam, magkano starting mo? 1,500, 1,000. Sa punan, ang galing ah. Minsan, ano, nung nag-pandemic lang po nag-umpisa yan. Bukod doon sa ano, bukod sa dati pa, 2-3 ulam lang. Tapos ngayon, nung malipat kami dito, lumakas, naging 8 na. Dati ano lang, 5-4. Ayun po. Tapos nakakalibre kami ng ulam kung anong gusto naming ulamin. Umiiyak. Dati, lakimi ng lakimi. Sabi niya, paano yan, lakimi ng lakimi? Lumaki sa Milo. Milo lang dinidedi niya nung mawalay sa akin. Sa akin sila lahat, hindi naman namin kayang bumili ng gatas. Mahal. Kaya sa akin sila umano. Maaga ko siya inawat kasi nabinat niya ako sa kanya kasi 3 buwan lang nagtinda uli ako ng ganyan eh. Ako lahat, hugasan, hindi pa naman siya pwede. Eh yung asawa ko nagda-drive din naman kaya solo ko yung trabaho. Nagkabinat-binat ako sa kanya. Kaya nagtitinda ako, yung anak siya nasa crib, sa tabi ko lang po kasi tabing kalsali. Nasa crib po siya, lahat siya mga yan. Nagtitinda ako ng kahit ang klaseng lahat nga ng paninda na ano ko na po eh. Nasubukan mo na? Opo, kaya lumaki silang ganyan. Kaya sabi ko nga sa kanya, siya na nga lang ang ano kasi nagsipag-asawa na sila. Nakita niya. Yung mga naging buhay ng kapatid niya namin. Kaya sabi ko, mag-aaral talaga siya kasi sa kanya din naman. Iksi ko sa kanya, kahit ka kung magtampo ka, talagang yun naman realidad yung kuba. Na ngayon. Nakakatuwa yan kasi. Nasa kuna yan, yung taba-taba niyan. Opo, taba niya nung maliit, parang na siyang tinusok ng ano na. Biglang pumayat ng dalaga, ng malaki na. So yung mga kanuli, no? Mababaw pala talaga ang luha nila, nilang mag-ina, no? Ayan, at mababaw, no? Alam nyo mga kanuli,
Bakit natin tiningnan ang kanilang mga paninda? Bakit natin inalam yung mga kwento, yung mga stocks, mga ganun at iba pa? Natural dahil sa mamimili tayo ngayon 5,000. Sabay-sabay lang mo yan. Sabay-sabay po kasi yan eh. Sa ulam, sinasabay ko na. Sige. 5,000 mga kanoli, ang pangdagdag nila sa kanilang paninda. Ayan ay galing kay Kuya Danny. Kuya Danny, salamat po. May mga bago kami sponsor. Galing kay Kuya Danny. Kapabait naman po talaga. Galing kay Kuya Danny, no? Thank you so much. Gamitin natin. Sa mga kanuli at namin gagamitin, no? At ang magmamaneho yung papa ni Karinderia girl. Bin, pasuyo yung kalso, Bin. Ayan, tumawid na po tayo. Ayan. Alright. Paunahin natin yung sasakyan. Lalabas. Ayan. Ayan. Bin, yung kalso, Bin. Pasuyo. Ayan. Ayan. Tanggalin mo, Bin. Pasuyo. Doon ka na sa harap, Bin. Hindi na kayo sa... Sige. Alright. Sige. Pasok kayo mga kanuli, no? Pwede makisakay? Pwede. Oh, pwede daw. Kanuli, meron tayong bagong bago. Alright. Sa baba. Sa baba po. Yan. Layuan si Pimel. Ayaw. Tiga-tiga ako. I-adjust yata. I-adjust mo po yung upuan nyo? Or ito? Ito po. Ito sa'yo. Hindi, okay lang. Okay na yan. Ito na lang. Ayun. Oo. Ayan. Alright. Ayan po. Nag-a-atras ang papa ni... Veteran siya ni. Tumanda na sa pagdadrive. Alright, dyan si Milbin. Yung wifi, hindi pwedeng walang wifi kasi dalawa silang nag-o-online. Anong wifi nyo? Ipinasalo lang po nung kapitbahay, buti mabait yung kapitbahay. Magkano monthly nyo? 1,000. Ang ano nung dati. Anong siya? Anong brand? Sky. Pwede mo, Sky 5. At least ano, at least 1K. Opo nga, kasi dati nung salangka kami, yung kailangan mag-ano ng wifi sila. 165 na. Kano ba ba? 165. 1,600. 65. Buti ngayon, nung lumipat kami, may problema kami kasi kasama yung pag-load. Magkano ang load sa isang araw? Hindi, dagdag sa pasanin ko pa yun. Eh yung 1,000, maagaang na yung bantusawa na sila. Kaya, lalo ito, sa gabi siya nag-e-exam kasi para wala nang gawa. Siya maka-exam pag-araw kasi may bibili, may hinto. Hindi nakakapag-isip. Kaya gabi siya, misang gabing-gabi na, nag-e-exam pa siya. Yeah, yun. Buti nag-alok yung kapitbahay namin, eh kinuha ko na. Pero mo yung kuryente, tubig, wifi, as yung kanyang enrollment, ang bahay. Nagdag kiti ang puti na ng buhok ko. Kakaisip kung paano. Minsan pag sinuswerte, ang papa niya, malayo ang nadadrive, medyo malaki. Pag dito-dito lang, limandaan, minsan. Sunod ang drive niya, minsan naman, sunod-sunod din wala. Ano yun, yung drive niya na dito limandaan, maghapon yun?
san, yung ibang ano, mababait naman, mga half day lang, iba naman hanggang, inaano naman, sinusulit naman yung oras hanggang gabi. Mm. Eh, pag malayo, syempre mag-aano pa siya ng gasolina niya, pinadala niya yung isang tricycle, kaysa mamasahe. Papailot din niya. Iba pilot din daw yung papa niya. Kaya kamay niya baka. Dala-dalaway ni Hilo. Dala-dalaway ni Hilo. Sabi, mayroon pala maging bunso. Nabagsak lahat ng gawain. Sabi nila pa, sarap-sarap lang ang bunso. Pero? Hindi. Hindi pala. Ang bunso daw pa, sarap-sarap lang, ayahay. Pero hindi daw. Scam yun. Hindi po totoo yun. Ayan, no. At si Melvin po nasa unahan. Yan. At ang papa ni Karen Derya. Yan, bago labay ya, kaya ganyan. Labay siya maghapon kahapon. Bali, 2 days. Oo. Oh. 2 days siya naglaba? Walang tulog? Wala lang tulugan? Konti lang kasi yung hangin. Kaya... Ah, konti ang hangin. Kaya hindi yung makalaban ng tulog. Wala kami masampayan. Wala na masampayan. Kaya ka natin. Hmm. Alright. So yun, sana yung ano, malay mo, mas lumago. Tapos ka naman, Odi. Kuha ka na ng ano, maglalaba. Malay nyo, mas lumago pa uli ang ano nyo, panenda, di ba? Kasi unti-unting lumalago, di ba? Sabi mo nga, dati wala ka ng mga ibang items, no? Oo, wala talaga yun. Oo. Yung ang ano lang namin tinda talaga nun, wala yung sigarilyo, wala yun. Dahil malaki rin ang ano po sa sigarilyo. Magkano isang pakiti? Magit 1,000 yata eh. Tapos nangungutang pa yun, may nangungutang pa sa amin. Paano ko yun, naanuhin yung... Mm-hmm. Misa sumasaktin ulo ko, di ko alam. Basta yung nahati-hati ko na lang. Di ba? Meron yung trabador doon eh, maraming kain. Utang po yun, isang linggo. O paano ko yun paikutin nang wala naman akong hawak na pera? Kung ano lang yung nabenta, yun lang, hinati-hati. Hmm. Pero at least magaling kayo mag-manage. Magaling siya maghawak ng ano, fund eh. Ang tagal mo yun sa palengke. Siyempre, naghahanap ako nung ano, yung tatama sa ano, budget. Magkakasi sa budget. Hmm. Yung kakanin po, wala po yan. Dagdag ko na rin yan. Kasi nawala yung laruan ko. Dati po naglalaruan pa ako kasi tabing eskwela kami yun. Malakas din po yun doon sa amin. Kaya para akong napilayan dahil napakalakas nun sa estudyante. Mm-hmm. Pagkatapos ko po magluto, punta akong divisory. Ako lang po mag-isa, hila-hila ko yan. Natouch ako sa sinabi mo kanina na upka mga kanuli na sabi niya. Simula daw nung maliit pa kayo, mahirap na kayo. Totoo po yan, di ba pa? Simula daw noon, tapos nagpunta siya ng Quiapo, nagpray daw siya doon. At may nagsabi daw sa kanya na huwag kang maiinip. Pinanghawakan ko po talaga yun na sabi, ining huwag kang maiinip. Ibibigay sa iyo yan ni Lord, pero hindi ngayon. Pag hindi binigay sa iyo ngayon, matuto kang maghintay. Kasi tinitignan yung ano mo. Patient. Ganun. Huwag mo siya sisisihin. Basta't manalig ka. Pero, samahan mo ng sipag. Yun ang sabi niya. Pwede, sige. Pumasok akong katulong. Kasi nung mahina, wala akong pagkuhanan ng puhunan. Namasukan muna akong katulong. Tapos nung makaipon, yung nagtinda-tinda na ulit, papot pa, ano pa, sulpot-sulpot. Hanggang sa ngayon na, ewan ko, ba't kumanda-ganda naman. Ayos yan. Sa taga akong kasi maganda rin yung pwesto niyo eh. Ano, talaga si daanan ng mga tao eh. Mm-hmm. Ang malakas dun talaga ulam. Mm-hmm. Nagulat din ako kasi nung matikman nila yung ulam, talagang binalik-balikan na kami, mga nakamotor na sila. Si Mary Rose daw binabalikan nun. Opo, pag ano, pag bumibili sa kanya, pinagmamasdan ko sila kasi sabi niya, Miss, magkano ito? Ang kamay nila katurol, pero yung mata nila sa mukha ng anak ko. Sabi ko, mapababae, mapalalaki, tinitignan talaga yung mukha niya. Kahit babae? Opo, tinitignan talaga yung mukha niya. Sabi ko, Miss, magkano ito? Pero yung
yung mata nila doon sa mukha ng anak ko. Hindi na gumalaw. Alam na. Bagyan din na gumalaw, alam na. Ibig sabihin, iikot na kami. Proceed to another chapter. Umiikot tayo isa eh. Yung mga kaloli. Sige, pwede po. Yung mga kaloli, ang... medyo traffic talaga. Napaka hard traffic. Baka may something, kasi kanina pagdaan namin ni Melvin, wala eh. May something siguro. Baka may banggaan yan. Ang haba nga oh. Abutin tayo na nga kung may lakad pa kaya. Ah, ba. Oh. May something 'yan, trouble. Ano 'li si Melvin? Ay Karinder ya girl. At yung kanyang mama. Yung papa niya ay maiiwan muna daw, baka may lumabas. Maiiwan sa sakyan. Tara, let's go, Win. Tara. All right. Di namin alam ang entrance diyan. Di namin alam ang entrance. Yung mga kanali baka bawal mag-vlog dito. So, pakiramdaman ko muna. Yung mga kanali, tingnan natin kung anong kanilang bibilhin. Yan. Di ba alam na agad yung bibili niya oh. Take your time, tayo. Huwag mong madali. Hindi, okay lang. Hindi kami nagmamadali. Oo. Oh. Mm. Joy. Nalaga ba kayong pusa? Yes. Ilan? Ilan? Sa anak ko. Ah. Nag-iisa lang. Ayaw na nila mag-alaga ng ibang pusa. Ang punyida. Nalaga rin kami. Ang punyida. May pusa rin kami. Pusa din daw. Ano lang po yun? Naiwan niya yung sa naiwan yung sa Bicol. Hindi kami umuwi hanggat di nagpakita. Oo. Oh. Ano pinapakain mo sa pusa mo? Cat food. Tapos kawaduhan kanin. Hmm. Hinahaluan mo ng kanin? Apo. Ah. Yeah. Isa po, wala nga kami pambili cat food. Yeah. At pag wala kami pambili, ambilhin mo dog food. Mahal yun. Pwede. Kape na lang. Asukal. Yung mga kanin, kape na lang daw at saka asukal. Yan. Last counting, chicheria. Ayan. Ito, ito na mayayaman daw. Pag mayayaman daw. Ang mayayaman daw mga kanuli. Ayan. Right? Yung isa nandito kumuha ng kape. Oh. Ayan o. Oh. Kumuha ng kape. Anong kape yan? Kopi ko blanca mga kanon din. Mm. Dali pa dito mo wala may 1K pa dito. Caramel ko. Caramel. Yung ano white. Yung kanon marami-rami rin ha. Oh. Wow. Diba? Ilang white ba? Dalawang Milo.
Milo. Ito Milo. Yan po, at asukal na lang po kanilang kinukuha, no? Asukal. At di ko alam kung magka-counter na sila. Ayan mga kanuli. Ayan mga kanuli, nasa counter po si Karinderia girl, pati yung kanyang mama. At yung papa niya nandito, si Milbin. Ayan po sila, sa counter. Ang dami, no? Ang dami po. Yan. Yan po ang bibili, kaya yan po ang pinili ko. Ang dami. So, meron pa dun. Yan. Naantayin natin yung ano, yung kabuuhan ng napamili. Yan. Eh, medyo tago-tago lang yung video natin, baka bawal eh. Yan, mamaya tayo bibilo sa labas. Yan. Ayun mga kanuli, no, palabas na kami. Na yung mag-ina. Yan. Wow. Ayun mo mga kanuli, nalagay na po, no? Wow. Dami. Dami. Kuya Dani, Tanuhay, Ate Pearl. Ang dami mga kanuli. Puno na rin lalagyan, no? Puno na. Wow. 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 Thank you. Wow. All right, let's see. So ay mga kanuli, no, so kakaiba talaga sila. Alam niyo kung bakit? Automatic inabot sa akin yung resibo. Ayun oh, kuya Noli, abi niya lang, kuya Noli, pakita mo. Ayun oh, 4774. Yan ang ay ito, di ba? 5,000. 5,415. Ayan. So tas kanina, ang sabi naman ni Mama ni Karinderia ay ipakita raw yung resibo ng enrollment niya sa school, no. At ayun. So hindi ko hinihingi yung ano, hindi ko hinihingi yung resibo, di ako naghihingi. Sila talaga nagkukusa, siguro para makita ng sponsor, no. So once again, salamat Kuya Danny, Mr. Hawaii, Ate Merle. Yan. Alright. Pagpalaan kayo, sana po lalo pang lumago kung ano mang meron kayong negosyo. Ako rin po sana. Yung anak ko, makatapos. Ayun, Kuya Danny, no? Kuya Danny ay napakalaki pong bahagi ang ginawa nyo pong grocery, no? Dahil nga po sa hindi ho biro yung bawat items na bibilhin, no? Ito po ay mayroong halaga na alam nyo na po na pinapaikot po yung kanilang puhunan. Minsan uunahin mo yung isang items compared doon sa iba. Kung alin yung first in, first out, alin yung mabili, yun ang uunahin. So ngayon, nakapag-imbak sila. Kaya naman, Yay! Ugi na po yan, Oli. Ala! Ugi na! Ugi ni Mr. Awa. Ate Merle, Kuya Danny. Ayan. Yung mga kanulin, saya nakapag-imbak na sila. So ibig sabihin, matagal-tagal to. So ibig sabihin, maaring madubli ang kanilang maipon. Kasi ito, ano to, kumbaga, bonus to eh. Di ba? Ang galing. Ayan, pauwi na po kami. Bin, kalso bin. Dito na kami mga kanoli. Yan. Ayan si Melrose. At syempre kinalsuan ni Melvin, Matic. Yan. Yan. And of course yung paninda. Yun. Wow! Ang dami. Uy. Ano na ako kuya ayo. Oh, sige po. Bin. Yan. Yan si Melvin mga kanuli. Ayan si, si kuya. Yan, so ayun na po, no. Yan. Ayan na si Melrose.
Mabigat ba, Meros? Mabigat? Hindi. Ayun na yung mama niya.